Welcome back mga kabasketball. Well, pag-uusapan naman natin ngayon ang tunay na buhay ng tinaguri ang best reinforcement in history ng barangay Ginebra San Miguel. Siya si Justin Brownlee. Ipinanganak at lumaki itong si Justin sa Tifton, Georgia, USA, kung saan naman sa murang edad ay kinakitaan na ito ng hilig sa paglalaro ng basketball. Produkto ito ng St. John's University sa Brooklyn na kanya namang pinaglaruan noong college days. At alam nyo ba na 20 years old lamang ito nang nag-try itong pumasok sa NBA noong 2011 NBA draft pero wala namang kumuhang team sa kanya. After nito ay napunta siya sa NBA Development League kung saan naglaro siya para sa koponan ng Maine Red Claws ng isang taon. At ito, trivia lang ha, alam nyo ba na ang dating import ng Ginebra na si Paul Harris ay ka-teammate ni Justin Brownlee sa koponan ng Maine Red Claws? Well, ngayon alam nyo na. Matapos nito ay nakuha naman siya at nabigyan ng kontrata ng New York Knicks at nakapaglaro sa kanilang 2012-2013 NBA Summer League, ngunit na-waive din ng Knicks bago pa man mag-umpisa ang NBA season. Dahilan ito para muli siyang magbalik sa NBA Development League kung saan nga lumabas ang kanyang husay nang mag-average ito ng 13 points per game, 5.7 rebounds at 2.3 assists. Naging daan naman ito para mag-umpisa siyang makakuha ng mga offers na maglaro sa iba't ibang bansa. Subabak muna ito sa mga liga sa Europa kung saan nga naglaro ito sa mga bansang Italy at France. Una siyang naglaro para sa koponan ng Brescia Leonesia sa Italy noong 2014 bago naman naglaro sa France noong kasunod na taon para sa team ng Elan Chalon. After naman ito ay napunta na siya sa Pilipinas upang maglaro para sa sikat na koponan ng Barangay Ginebra noong 2016 kung saan nga replacement import lamang siya noon para sa import nila na si Paul Harris na nagtamo nga ng injury sa kamay. Kwento pa nga ni Coach Tim ay madami siyang pinagpipilian noon na import na pwedeng pumalit kay Harris at nagkataong si JB lamang ang available na makalipad at makarating sa Pilipinas ng less than 24 hours para makapaglaro sa next game nila. Kaya ito na ang kanilang kinuha and the rest is history. Agad na gumawa ng 31 points sa kanyang unang laro itong si JB at nadala niya nga ang Ginebra sa kanilang kauna-unahang kampiyonato makalipas ang mahigit 7 taon. Dahil nga sa ganda ng performance ni JB ay muli siyang kinuhang import ng Ginebra sa sumunod na taon kung saan muli niyang napagkampiyon ang kanilang koponan. At sino ba naman ang makakalimot sa game-winning shot niya noong Game 7? At marami nga ang nagsasabi at ikinukonsidera na ito na marahil ang pinakamalaking basket na nagawa sa kasaysayan ng liga. Matapos nito ay naglaro naman siya para sa koponan ng San Miguel Ala, Pilipinas para sa ASEAN Basketball League kung saan nga nakaharap niya ang iba't ibang bansa sa Asia at nagkampiyon pa ang kanyang team para sa kanilang kauna-unahang ABL title.
2018 Commissioner's Cup naman ay napaaga ang pagkuha ng Ginebra kay Brownlee upang palitan ang kanilang kasalukuyang import na si Charles Garcia, kung saan nga muling nadala ni Brownlee ang kanyang team sa panibagong kampiyonato at nahirang pa itong best import. Nanatili pang import si Justin sa sumunod na kumperensya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nakapasok ang kanyang koponan sa finals. Bukod sa paglalaro sa PBA ay naging abala din si Justin sa paglalaro para sa bansa, para naman sa team ng Mighty Sports Philippines, kung saan nga naging ka-teammate pa niya ang dating NBA player na si Lamar Odom. Bago nagbalik ngayong taon sa Pilipinas si Justin Brownlee ay naglaro naman ito para sa Lebanese Basketball League sa team ng Al Riyadi ng mahigit isang buwan. At alam nyo ba na isang taon talaga ang kontrata na inoffer ng Al Riyadi team kay Justin, pero hindi ito pumayag dahil nga ang priority niya daw ay ang maglaro para sa koponan ng Ginebra sa PBA at maiksing kontrata lamang ang tinanggap nito. Sa kasalukuyan naman ay naglalaro itong muli para sa team ng Barangay Ginebra sa ikalimang pagkakataon at nais niyang idepensa ang kanilang titulo sa PBA Commissioner's Cup, kung saan nga nitong nakaraan lamang na game ay nagtala ito ng kanyang career high na 50 points kontra sa team ng Colombian Jeep. Ihinalintulad pa nga ng coach ng Ginebra na si Tim Cohn itong si Brownlee kay Jordan dahil nga sa husay ng kanyang mga naging recent performances. At ito ha, maugong ang usap-usapan na balak ng Pilipinas na kuhanin nga itong si JB at gawin nilang naturalized citizen, kung saan nga meron ng bill na naipasa sa Congress at naghihintay na lamang ng pirma. Well, sa kasaysayan ng Ginebra, marahil si Justin Brownlee na ata ang kanilang pinakapaboritong import at bukod nga sa husay nito sa paglalaro ay kinakikitaan din siya ng pagiging mapagpakumbaba at marunong makisalamuha sa mga fans. Bagay nga na minana niya sa The Living Legend na si Sonny Jaworski. So yan muna ang update ko tungkol sa buhay basketball ni Justin Brownlee. Manatili lamang naka-tune in sa channel na ito para sa iba pang mga PBA news and updates. At huwag din kalimutang mag-subscribe para araw-araw naman ay may PBA basketball news kang mula sa akin. Well, hanggang sa muli,